Magandang gabi po. Live po tayo ngayon sa FB. Ayon sa Batas, kasama po natin si Miss Yana Fuentes. Magandang gabi sa inyo lahat. Ako po si Yana Fuentes. Ako po ay isang AQ Prime artist. And ngayon po, nandito tayo para magtanong kay Attorney Alvin. Maaari po kayo magtanong kung ano yung gusto nyong itanong. Legal queries lang po. Ayan, Miss Yana. Wow, ang dami na pong tanong, Attorney. Sige, para makadami tayo. Yung pinaka-first na question. Okay, name. Question ni Miss Yam Ana Yam Yam. Good AM po, Attorney. Tanong ko lang po, Attorney, kung ano po ang pwedeng emosyon sa kasong Section 11 po. Nabasa ko po siya ng 12 years at no bail nang appeal kami ng motion for bail pero not granted. Ano po kaya ang pwedeng motion bukod sa... Nawala. Ayan. Next question na lang tayo. Sige. Next question, Ms. Yamashita. Good evening, Attorney. May tanong lang po ako. Yung mga anak ba na mga walang pakialam o malasakit sa mga magulang kahit magkasama sa iisang bahay, pwede po ba sila paalisin sa bahay ng mga magulang nila? Aba, kakaibang tanong yan, ha? Huwag niyo pong paalisin yung mga anak niyo at pamilya po yan. Sabi po sa, ayon po sa family code, ayon sa batas, kailangan po yung pamilya, kasama dyan yung magulang, anak, kapatid, ay magbigay ng mutual love na tinatawag. So, huwag po natin paalisin sa bahay. Habaan po natin ng pasensya siguro. Yan po ang answer ni Attorney, Ms. Yamashita. Parang treasure yun, ha? Sunod po na question, Attorney. Okay. Ayan, may nagsashoutout si Shido Rojas. Shido, hello. Magandang gabi. Magandang gabi. Gwapong-gwapong si Mr. Shido. Thank you for watching. Tapos po, good evening, Miss Daisy Layosa. Magandang gabi po. So, second question na tayo, Attorney. So, sige. Okay. Ang question po ni Miss Net Padilla ay... Yung mga naninira sa'yo, pwede ba kasuhan? Oo. Pag may basihan, pag yung nasisira yung reputasyon ng isang tao, hindi naman siya totoo. And walang obligasyon para dun sa tao na naninira na sabihin yung ganung bagay laban dun sa ganung tao, maaari po siyang kasuhan. Pag defamation or yung violation dun sa cybercrime law natin. Ayan, yun yung kaninang napag-usapan. Pag online yan, nag-post siya ng mga, di ba, sa social media natin, sa FB, yung mga ganyan, katulad niya. May mga sinasabing hindi naman karapat-dapat. Tapos yung pinapatamaan or yung sinasabihan, identified. Alam kung sino yung tao na yun in particular. Ayun, no? Delikado po yun kasi maaari po silang kasuhan nung libel or violation ng cybercrime law natin. Ingat po tayo sa mga ganun. Pero yung mga parinig lang, hindi naman identify kung sino talaga yung pinapatamaan. Pahaging lang yan, may ano yan sa akin. Mahirap po, mahirap patunayan yung ganun. So, guys, be careful lang tayo pag gumagamit ng Facebook. Or pag may sinasabi tayo about na tao. Tignan natin yung mga comments ulit. Hi, Attorney. Good evening po. Si Elliot Carson. Good evening. Magandang gabi sa inyo. Magandang gabi po. Sunod na question po, Attorney. Si Joe Mango. Magandang gabi po, Attorney. Paano yung mga may utang ayaw na magbayad? Ano po dapat gawin? Okay, magandang gabi, Sir Joman Go. Pag may utang, normally, ang procedure natin dyan, papadalan muna natin ng
normally ang ginagawa diyan verbal muna, 'di ba? Tinatawagan, tapos pinapakisuyuan. Pero notwithstanding yung mga ganong ginawa mo na, hindi pa rin talaga magbayad, pwede mo na pong padala ng demand letter through a lawyer. Or even kahit ikaw na yung magsulat ng demand letter na tinatawag. Now, pag hindi pa rin nagbayad, kahit may demand letter na, may option pa po tayo bago mo dalhin sa korte. Pwede mo nang ipabarangay. Kung magkasim barangay kayo, pwede mong ilapit sa barangay para at least madinig yung panig ng bawat isa. Yun ay kung pareho kayong within the same vicinity or barangay. Now, normally naman hindi. So after the demand letter, pwede nga na pong i-file sa court yan. Ngayon, depende na yun kung gaano yung kalaki yung utang or ano yung amount. Kasi pag na-file mo yan sa korte, may kanya-kanyang jurisdiction yan. So basically ganun. Pag may utang, ang SOP po dyan, kailangan gawin, protocol, padala ng demand letter muna. Baka magbayad eh, di ba? So at least wag nang umabot sa korte kasi pag nasa korte na yan, medyo mahabang usapin. Di ba? So kung makukuha mo na sa demand letter, magbayad na, okay na yun. So attorney, yung demand letter, from magkano yung dapat yung utang doon? Ah, kahit magkano. Kung magkano yung hindi niya lang nilagay ni Mr. Joman, ano, kung magkano yung amount. So, for example, may utang sa'yo, 3,000, 5,000, 10,000, pwede natin padala ng demand letter yan. Kahit hindi abogado na yung magsulat, kahit sila na rin mismo na magsulat, si Mr. Joman na magsulat, pwede yun, pwede. Oh, so Mr. Joman, demand letter na po ang answer dyan. Basic yan, demand letter tayo. Sige po, susunod na po na question ay si Rocky Puno Rodriguez. Tanong ko lang po, pinalayas po ako ng bahay ng ex-wife ko. Sa bahay, pwede ko bang kunin lahat ng gamit sa bahay? Okay? Pwede po, pwede mo kung talagang hindi kayo nagkasundo nung misis mo, no? Ex, for some reasons, kung ano man yun, yung mga personal mong ari-arian, yung personal mong pag-aari, pwede mong kunin, Mr. Rocky. So, walang pumipigil sa'yo doon. So, karapatan mo yun. Now, kung may mga ibang gamit na kailangan kang kunin, like for example, kung ano man, na hindi mo personal na gamit, maaari, kailangan yung, minsan kasi umaabot pa sa korte yun. Lalo na yung mga property, yung mga ari-arian. Saan umaabot dyan sa korte, may settlement dyan. Pero yung mga personal mong gamit, pwede mo nang pakisapan yung ex mo na at least makuha mo yon, di ba? Yan po ang answer ni attorney. Ang dami pong good evening, attorney. Good evening po. Jean Alegre, yan, good evening. Good evening po. Yung sunod na question po, ang dami kasing question. Kailangan na natin sagutin, attorney. Sunod po si Joel Hidalgo. Tanong ko po, ko lang po, 13 years na po kami nagsasama ng ka-live-in ko. Kasal po siya sa iba. Pwede po ba kami magpakasal? At ngayon naman po, may asawa na ang asawa niya. Nako, parang yan po yung napag-uusapan namin kanina na, attorney, pag matagal na ba kaming hiwalay, pwede na kaming pwede na akong magpakasal kasi hindi ko na rin makita yung ex-husband ko or yung ex-wife ko, di ba? Ang sagot po dyan, Sir Joel, kahit po matagal na kayong hiwalay or kahit matagal na kayong hindi nakikita, kahit hindi mo pa siya nakikita na, hindi ka po pwedeng magpakasal muli hanggat walang order yung court na dinideclare na null and void or invalid yung una mong kasal. Kasi pag ginawa niyo po na nagpakasal ulit kayo, kahit 30 years ago na yan, kahit matagal na yan, ang sinasabi po ng batas, bawal po yun kasi baka pwede kayong makasuhan ng bigamy. Criminal case po yun. Ang bigamy po, ito po yung crime na nakokommit na nagpakasal siya na hindi pa annulled yung first marriage niya.
nagpakasal sa pangalawang beses na hindi pa na-annul yung first marriage niya. Walang court order, walang valid court order. Kaya bawal po yon, bawal. Sunod po si Christine Ganyas Ekaldre Galendez. Good evening, attorney. Kailan po ba matatawag na legal separation? May limit po ba yan? Under the family code po, ayon sa batas, sa family code, Article 54, ang sinasabi po doon, yung legal separation, yan yung mga grounds. May mga grounds yan para mag-file ka ng legal separation sa, siguro sa ex, definitely sa ex. Oo. Pero ang tinatanong niya is kailan matatawag na legal separation? Pag may court order na po. Pag may court order na, that's the only time na magiging legally separated yung spouses. May pagkaiba ho yan. Kasi ang legal separation, no, legally, may technical meaning po yan. Iba po yung annulment, iba yung legal separation. Para lang mabilis na maintindihan ng mga manonood or mga nandito po sa FB Live, pag legal separation po, may court order, hindi po kayo pwedeng magpakasal. Kumbaga, legally separated lang yung property ninyo. Pag annulment, pag may court order sa annulment, you can remarry. Yun po yung main distinction ng dalawa. Kaya nga, ang normal na sinasuggest namin dyan sa mga nagpa-file ng case, Mr. Mrs., ano ho ba yung intention nyo talaga? Gusto nyo bang magpakasal uli? O gusto mo lang mahiwalay yung property dun sa ex mo? Depende po yon, kasi magkaibang remedy. Pag ang sagot ng kliyente, attorney, gusto ko pong magpakasal muli. Hindi legal separation yung ipa-file mo, kundi yung annulment or yung declaration of nullity of marriage. Pag gusto mo naman, ayaw magmana yung ex mo for some reason, marami kang ari-arian, ayaw mo bigyan ng mana whatsoever, you can file legal separation. Kasi doon sa legal separation, may chance na hindi magmana yung ex mo sa property mo. Sana po maliwanag yan kasi yan yung may technical meaning po dyan. Ayun. Ms. Christine, na-answer po ba ang question ninyo? Ang sunod po natin na question ay galing kay Ruti Manaig. Good evening po, attorney. Ano po dapat kong gawain para magsuporta ang ama ng aking anak? Kasal po kami, isa po akong PWD. Iwan po niya kami 3 years na. May kinakasama na po siya ngayon. Salamat po. Sana matulungan niyo po ako. Ayun, si Ma'am Ruti Manaig. Sinabi niya dito na kasal sila and iniwanan sila, may anak sila. Obligasyon po ng magulang nung ama. Regardless kung naghiwalay kayo or hindi man kayo nagkasundo, obligasyon po nung ama na suportahan yung kanyang anak. Ngayon po, kung hindi po siya nagbibigay ng suporta, pwede pong mag-file ng case for child support. Yun. Sa korte po yun, kasi ang korte po yung magbibigay ng order na ito yung dapat gawin ng nanay or yun ng magulang, ng ama. So, yun po. You can file a case for child support. Pero una, kailangan nyo po munang daanan yung pagpapadala ng demand letter. Katulad nung sa utang. Bago po, basta tatandaan po natin, bago po tayo pumunta sa korte, normally, standard practice po, padala ng demand letter. Ayun. Po tayo sa sunod na question ay si Ms. Maribeth Mateo. Good evening po, attorney. Tanong ko lang po sa inyo ay may habol po ba ako sa sustento ng mga anak ko, si mister ko, kahit may kinakasama na po? Salamat po. Ayan. Kahit may kinakasama na ako. Magandang gabi, Ms. Maribeth Mateo. Ayon sa batas, whether legitimate po or illegitimate yung anak, may karapatan po silang maghabol or may karapatan silang humingi ng suporta sa magulang, especially in your case sa mister mo. So yun po ang sinasabi ng batas diyan. So pwede po kayo maghabol doon sa ex mo na magbigay siya ng suporta. Salamat, attorney.
Ang sunod po na question natin ay galing kay Eugene Mar Obligado Epis. Magandang gabi po, attorney. Tanong ko lang po, pwede pa po bang kasuhan ng tao na gumawa ng damage sa personal naming bagay kahit matagal ng panahon nang nangyari? Ah, ito yung, for example, dito yung mga nag-away-away, nagwala-wala, no? Na-damage yung TV, appliances, yung mga ganyan. Pwede pa, pwede yung magkaso, pero yung kasing yung criminal case yan, yung malicious mischief yan eh. Ang tawag po dyan sa revised penal code natin, yung malicious mischief. Ibig sabihin, na-damage yung mga personal property mo. Ano yung example ng personal property mo? Like, for example, yung kotse, TV, furnitures. Pwede po kayong maghabol, pero may prescriptive period yun kasi nakalagay dito, matagal na nangyari. Kung 10 taon na ho yan, hindi na ho natin pwedeng habulin yan kasi ang malicious mischief is a light offense. So normally, ang prescriptive period, mga 5 years ago. So kung ngayon ay 2022, minus 5 years siguro, yan yung 2017, close to 2018. Pag prior years, below that year, baka ho mahirapan na maghabol for criminal case. Pero for civil case, for example, nasira yung kotse nyo, for example lang, or yung TV nyo na nagkakahalagang 100,000 pesos, pwede po kayong maghabol for civil case kung magkano yung damages per which na hihingi nyo. 10 years po ang prescriptive period yan. Normally, 10 years yan. So, 2022, siguro dapat nangyari yung incident 2012 at least. Kasi nakalagay dito matagal ng panahon. Hindi niya sinabi kung kailan eh. Eugene, kung kailan po ba nasira yung gamit nyo? Depende po doon. So, ang sunod natin na question at tanong ay galing kay Madonna Colili Kunsalan. Okay. Good evening po, attorney. Ask ko lang po, pwede po bang gamitin na ebidensya yung text messages ng dalawang babae na nagtuturuan na kabit ng bayaw ko po? Salamat po. Ano yan? Maganda yung tanong niya. Teka, basahin mo ulit. Ask ko lang po, pwede po ba gamitin na ebidensya yung text messages ng dalawang babae na nagtuturuan na kabit ng bayaw ko po? Yes po, ayon sa batas ngayon, even yung mga text messages natin, yung mga screenshots nyo lang ho, maaari po siya maging ebidensya. Regardless kung ano man yung kaso niya. Pero sa pagdating kasi sa korte, medyo mahigpit ang korte dyan eh. Kasi kahit sabihin mong screenshot yan, may tinatawag tayo na authentication eh. So, you have to authenticate yung mga screenshots. So, kailangan mag-testify sa court yung sino ba may-ari ng cellphone. Kung hindi sa kanya yung cellphone, originally hindi sa kanya, medyo mahirapan. Pero kung ang tanong niya ay pwede, yes po, allowed po yan under the new rules. So, admissible in evidence po yan. Subject to authentication requirements. Mahabang proseso po yun. Pero sagutin natin yung tanong, yes po, allowed po yan. Pwedeng gamitin. Allowed daw po. Na. Sunod po, sagutin naman natin yung mga comments sa post, attorney. Sige. Ito yung mga Marites. Sige, attorney. Meron question si Ina Cabrillas Medina. Attorney, pwede po bang kasuhan ang isang tao dahil sa panlalait niya sa kapwa niya mula ulo hanggang paa? Mula ulo hanggang paa? Parang pelikula yan. Yes po, kagaya po ng nabanggit kanina, pag nasisira po yung isang reputasyon ng isang tao, pwede pong kasuhan yan. And in fact, may kulong po yan eh. Yung dun sa cybercrime law natin. 4 years to 8 years yan. Medyo mabigat-bigat. Because special law to. Yung sinasabi ko yung sa cybercrime law na pag nag-post ka dyan sa social media na ikasisira nung isang particular na tao, aba, may kaakibat po na ano yan, criminal case po yan. So, ang moral lesson dyan, yan na talagang mag-ingat sa mga pinopost natin sa online, especially kung nakakasakit nung damdamin or nakakasira nung reputasyon ng isang tao. Yes po, may
may kaakibat na parusa. Iingat rin ako, Tordy. Oo, tama. Ang dami pong question. Maraming tanong. Daming so, tanong. Batiin natin muna yung mga nagsishoutout. May mga nagsishoutout, Tordy. Si Margaret Chen Vincent. Yan. Magandang gabi po. Magandang gabi Margaret. Sa inyo. Ang dami po. Si Toriko Artienda. Yan. Magandang gabi po. Genevieve C. Eusebio. Teka, may mga nagtatanong yan na bago tayo mag-proceed dun sa question. Saan ka daw ba mapapanood na pelikula or saan ka ba daw lumalabas? May mga tanong dito. Ako po ay lalabas sa mga pelikula ng AQ Prime na lalabas po yung application niya this coming June. And marami po kayo mapapanood dito sa AQ Prime at saka sa Director's Cut by AQ. Streaming apps. AQ Prime, yan. Abangan po natin si Miss Yana Fuentes, yung mga movies. Sino-sino yung mga kasama mo sa movie na... Sa mga movies ko po, yung sa horror movie ko po, si TJ Marquez, Emmanuel Vera, Shido Rojas, kasama ko rin siya doon. Tapos sa pula naman, kasama ko si Alger Abrenica, at saka si Zia Zamora. Ayun. Yeah. Madami pang iba and yes. Sige. Time is coming. Aabangan namin 'yan, Yana. So at least marami kang mga pelikula na ginawa sa AQ Prime. Ayun. So abangan po natin si Miss Yana Fuentes, mga masugid natin na viewers. Sige, meron pa ba tayong huling katanungan? Question. Ayan. Mapapanood din po tayo sa live po tayo sa YouTube channel ng Ayon Sa Batas. I-follow niya lang po, subscribe niyo and marami pa tayong mga parating na mga episodes, especially yung mga legal concerns ng ating mga kababayan. I-type niyo lang ho kung ano yung mga katanungan niyo, then sasagutin natin yan sa abot ng ating makakaya. Libre po yan sa YouTube. Libre sa YouTube. Oh, kailangan yung i-subscribe para mapanood. Ayan. So may tanong pa ba? May shout-out pa yan. Yan po ang YouTube ni Attorney. Yan. Subscribe niyo po yan para makakatanong din kayo ng mga sige, siguro may last question pa. May last question tayo, Attorney. Si Nico Santiago. Attorney, kung nagkakalat ng chismis at may halong pagpatay, ano po pwedeng ikaso? Aba, mabigat na yun. Nico, ha? So, hindi lang chismis pala. May murder na. Mabigat pong kaso ang pagpatay. Hindi po dapat... ginagawa yon kasi may kaukulang parusa po yon. Kung chismis, mga bawal din yan sa online. Bawal po yan, bawal. Last question. Ito po, si Amanda Suarez. Naikasal po ako sa may asawa. Paano po ang gagawin ko, Attorney? Yun lang, Yana, kasi kakasabi ko lang kanina. Huwag ko kayong magpapakasal. Kasi ganito yan. Sige, linawin natin. Maari si Miss Amanda is wala siyang legal impediment, yung tawag natin doon, di ba? Kasi maari single siya or annulled siya. Pero yung napangasawa niya ay may asawa, aba damay din po siya. Pwede siyang kasuhan ng bigamy. So, maari po siyang kasuhan ng bigamy or... O kaya naman, adultery. Baka pumasok yung elements ng adultery. Kasi babae si Miss Amanda. Paano po ang gagawin ko, Attorney? Well, kailangan nyo pong ipa-anal yung ipa-declare, null and void, yung second marriage nyo. Para kahit pa paano, may konting depensa, in a way. So, pero kasi ang bigamous marriage, so, hindi depends yung good faith kasi the mere fact na nagpakasal kayo ng pangalawang beses may crime po pasok po doon sa PLPS pero
maganda yung tanong niya, paano yung gagawin niya? Well, pwede niya ipaanal yung second marriage niya and sabihin niya na lang na good faith, hindi niya alam pala. Baga, pwede niya kasing sabihin, biktima lang ako, your honor. O, di ba? So, depende na po yun kung paano. Pero yun yung ano, yun yung payo natin sa mga manonood. Siguraduhin na walang legal impediment yung kung magpapakasal kayo sa inyong mga partner. Oh, ayun. Answer sa question nyo. Maraming salamat po sa panonood and paumanhin sa mga hindi namin nabasa na sagot. Pero sasagutin po namin yan individually or sa susunod na episode natin sa FB Live. Babasahin po natin yan isa-isa. And magre-reply po kami sa mga inbox ng, and then dito sa wall para at least makita nila. Sagutan po natin yan isa. Ayun, Miss Yana, bago tayo magtapos, may sasabihin ka ba sa mga viewers natin? Maraming salamat po sa mga nanood ngayon at sa mga nagtanong kay attorney. At saka, yun nga po, malapit nang i-launch ang AQ Prime application na streaming app. At dito niyo po ako mapapanood. Kaya stay tuned and malapit na yan. Prime is coming, Adam. Coming soon. Maraming salamat po. Maraming salamat, Yana. Maraming sana salamat, sana maimbitahan ka namin ulit sa susunod na episode. Maraming salamat po maraming sa inyong lahat. Sa inyong lahat. Patuloy po nating subaybayan ang Ayon sa Batas. Maraming salamat po. Magandang gabi. Magandang gabi po.